Hello po. Chenol sa inyo. Chenol po. Nakilala na kayo ng mga music aficionado. Piling po na Divas Nobel. Hindi naman talaga kay grupo. Parang pinangalan lang sa inyo yung para pang nagsasama-sama kayo. Now, ano ang contribution ng bawat isa sa inyo sa isa-isa in shaping your individual careers as Casey, as Kyla, as King and Angeline? Kasi iba-iba yung music genre na ang ginagawa ninyo, di ba? So how does each of you contribute to the development ng inyong lalong pagiging magaling at sikat naman? Ako, si kay Ate Kyla, ang dami kong nakukuhang mga advices, lalo na pagdating sa technical parts ng singing, kasi si Ate Kyla is one of the best, if not the best, singer in the Philippines. So, yung yung pagiging technical niya kasi as a singer, ang dali lang kumanta eh. Pero pag kumanta ka na yung attention mo sa detail ay parang kay Ate Kyla, grabe yung excellence eh. So minsan, pag kumakanta siya, ang sarap niyang pakinggan kasi ang dami-dami mga detalye na hindi mo napapansin at mga detalye na minsan hindi mo natututukan na kailangan pala para gumanda. So every time kasama ko siya nagpo-perform, nai-inspire ako na mas maging yung attention ko dapat nasa lahat ng detalye ng kanta, hindi lang sa mataas na part, hindi lang sa may ad-lib na part, kundi dapat sa lahat ng parte ng kanta kasi lahat yun vital para marating mo yung message ng kanta. Yun yung grabe na strength ni Ate Nani. Tapos si Ate Yeng naman, iba yung ano niya, iba yung stage presence niya, iba yung atake niya. Every time kasama mo siya sa stage, mapipilitan ka talaga to step up your game kasi pag hindi mo binigay ang lahat ng kaya mong ibigay, kakainin ka niya ng buhay. Ganon siya mag-perform. Yung, alam mo yung para siyang nasasapian, ganyan. Ha? Ganon din yung dating mo sa akin. Kaya pag magkasama po kami sa front, medyo... Parang masama pakinggan ang dyan. Saan nagkakailan ang buhay? Nagkakailan kayo? Yung kumbaga, yung pag halimbawa, pag sobra siyang bumigay... Edit niyo po yun, ha? Pag halimbawa, yung sobrang bigay na bigay na siya, yung sobrang lunod na siya doon sa performance at sa kanta, tapos ikaw lutang ka, ay day, mawawala ka. Kailangan talaga, you know what you're about to do, you know what you're supposed to do, kasi kung hindi, mawawala ka. Ganun si Ate Ying. Si Ate Angeline naman, iba yung range niya. Kahit anong kanta, ipakanta mo sa kanya, kaya niyang kantahin, mapahigher, lower octave, kanya yan yan. So pagkasama ko siya, kailangan praktisado ko yung mga placement ko. Pagkasama ko siya, kailangan, alam mo yung parang mas matagal ako nag-warm up. Kasi mahirap kasama si Angeline Quinto sa prod. Pag hindi ka sure sa placement mo dahil, maiiwan ka. Nandun na siya, nandito ka pa. Hindi ka pa nakapag-cambio. So ayun yung dami-dami kong napupulot sa kanila na, ang excellent ni Ate ganito sa ganyan, ganyan-ganyan. So, parang lahat yun, napupulot ko sa kanila at lahat yun, sinusubukan kong i-incorporate sa kung sino ako as an artist at kung paano ako mag-perform. So, and for that, thank you! Sige, ikaw mo. Ready ako. Joke lang. Actually, alam niyo po yung mga sinabi ni Casey, halos ganun din po yung isasagot ko. Si Casey kasi, ang tingin ko sa taong ito, very perfectionist siya eh. So, hindi niya siguro nakikita sa sarili niyang ganun siya, pero every time na nag-uusap kaming apat, alam niyo yun na parang nakikinig lang ako sa kanya, tapos ang dami kong, oo nga, no, dapat pala ganun. Hindi lang minsan sa mga songs po na kailangan namin gawin. Kahit na sabihin natin sa mga kailangan na look namin na makita ng mga tao, talagang nagtutulungan kaming apat. So, si KZ, every time na nakikita ko siya nagpe-perform, parang siyang apoy na nagliliyab sa stage. So, kapag ka lumapit ka sa kanya, sunog ka. So, every time na alam mo si KZ yung kasabay mong mag-perform, dapat alam mo sa sarili mo, handa ka din. So si Ate Kyla naman, kahit noon pa po, nung nasa kabila pa po siya,
pag napapanood ko siya, gustong-gusto ko every time na nag-run siya, sa mga run siya sa kanta. Kasi ako yung klase ng singer na hindi mag-ganon eh. Hindi po ako masyadong makulot sa mga songs. Pero gustong-gusto kong gawin. So kapag may mga kanta po ako na nahihirapan akong gawin yung mga kulot, siya talaga agad yung unang-unang pumasok sa isip ko. Tapos hindi siya madamot magbigay ng, alam niya rin eh, kung ano yung siguro alam niya makakatulong sa akin. So one time binibigyan niya ako ng mga vocalization na pwede kong magamit. Na sabi niya yun din yung ginawa niya before, kaya din ngayon siya na po si Ate Kyla. So yun, kaya nakakatuwa lang na hindi, kasi di ba may iba na kung ano lang yung sa'yo, parang sa'yo lang hindi mo na i-share sa iba. Pero si Ate Kyla kasi hindi siya ganun. So si Yengay naman, marami itong na-share sa akin eh. Umuutang ako sa kanya. Siya po nagpapautang. Ah, yes! Umutang siya. Hindi pa bayad yun, ah. Hindi, biro lang. Si Yengay naman, sobrang ko nag-i-enjoy panoorin si Yengay kapag yung favorite song ko sa'yo ni Aerosmith. Anong song ko? Crying. Sabi ko sa kanya, bagay na bagay sa'yo yung kantang yon. Parang, nag-i-imagine ko minsan, what if ako yung kumakanta ng song ngayon, kung ano naman yung pwede kong may-apply na magiging sa akin naman yung kanta. Kasi favorite song ko yun, tapos narinig kong kinanta ni Yengay. Sabi ko, ang galing. Parang, paano kaya kapag ako naman yung nag-try ng mga genre katulad ng ginagawa ni Yengay? Siguro din, pwede akong humingi sa kanya ng ibang mga payo din na pwede kong gawin kapag ako naman yung kumanta ng katulad ng mga songs na ginagawa niya. So, gusto ko lang sabihin na lahat naman sila talaga sobrang nabibigyan ako ng inspirasyon bawat isa. Hindi ko lang talaga lagi sigurong nasasabi, pero para sa akin, automatic na yun. Yan po. Thank you. Ano po, sa akin, si Kyla tsaka si, ay sa Ate Kyla tsaka si KZ, isa po nakikita ko sa kanila yun, katulad nung sabi na ang Gina, perfectionist. And dati pag sinabi na parang perfectionist, nakakatamang katrabaho. Pero ang maganda sa kanila, perfectionist sila, pero hindi sila critical sa katrabaho. Alam nila kung hanggang saan lang, ah, ito si Yen. Hindi nila parang kapanundan sa'yo na, oh, mas magaling kami sa'yo. Alam mo yun, mabifeel mo lang yung atmosphere ba na ang warm. Kapag kasama mo silang kumanta, bibigyan ka nila ng espasyo to just be yourself. Kung ano ka as an artist. Tapos yun, sobrang nakaka-inspire lang talaga yung energy ni KZ. Pag nagpa-perform siya, parang karabi naman tong taong to. Sorry, but hindi sa pintas to, ah. Ang liit-liit niya pong tao. Ha? Kasi yung pintas mo? Hindi daw pintas, ha? Ay, hindi, pero kasi yung level nung ano, nung energy and passion, parang hindi yun yung height yung mapansin mo talagang yung energy talaga. Ang laki-laki ng presence niya on stage. Sa Ate Kyla naman, yun, sobrang generous niyang tao. Pagkasama mo siya kumanta, alam kong alam niya na kaya kanyang umusan eh. Alam niya yun eh. Pero hindi. Bigyan ka natin kaya lang na parang, sige, share tayo. Atin tong road number na to. Hindi lang ako yung mag-shine. Tayo ang dalawa mag-shine tayo dito. Ako naman kay Angge, baka maiyak ako nito. Mas personal, siguro hindi ko sa performance. Ewan ko sa'yo, bakit umiiyak ka? Birthday ko. Ano, hindi ko na sinasabi ko talaga ang mag-jowa. Hindi, kami pala. Sinasabi ko to kay Ate Cynthia Sander namin na ano, sobrang laki ng nautunong sa akin ni Angge at saka ni Eric. This year, sobrang ako naging send up. Kasi tinuruan nila ako na mas mag-relax, mas maging confident, mas maging friendly, mas mahihayin po ako. So yun yung, I think, sobrang nakakatulong sa akin ngayon. Siguro napapansin ng mga trabaho ko na mas nakakahinga na. Kasi 12 years na po ako sa industry, pero at times, I feel like hindi pa rin ako belong. May mga ganun pong sumpong na parang, hindi, may insecurity lang po talaga siguro. May susumpong kayo na ganun. Ay, patawa naman sa tayo mo. Dulat lang din ako ikaw. Yun po, so yun talaga, personal. Kasi sa aming pong, apat,
Si Andy po yung kasama ko lagi sa kwarto. So, madalas po kami nag-iiyakan dalawa nito pag-tour. Or, ang nakaraan lang sa ASAP City, gano'n. Share kami ng personal mga bagay na hindi namin na-share. Siyempre sa ibang tao na mahirap. Nakakatulong pag may kaibigan ka. Kasi kami nasa parehong industriya po kami. So, hindi ka i-invalidate yung nararamdaman mo. Sabihin lang, alam mo, naiintindihan kita. Kasi ganyan din ako minsan. Pero, may sagot. Pero alam mo, ganito. Ganito yung pwede mong gawin. Ganito yung pwede mong umagsipin yan. Yun. So, ayun. Yan yung ano sa akin. Okay. Ngayon, happy birthday! Watch me pa sa akin.